Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa aking munting YouTube channel po, Mang Saldi Sabong Bicol. At kung ngayon lang po kayo napunta dito, napadpad sa YouTube channel ko po at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para sa susunod na episode ay maging updated na po kayo and wala po kayong ma-miss na mga i-upload po natin na video dito sa munting YouTube channel ko po. Bali, yung mga content ko po dito ay yung paggagawa ng mga homemade incubator at mga pamamaraan sa pagpapaganda ng papisa sa incubator at paano natin mapapaganda yung breeding sa ating manukan and yung mga homemade na mga pangangailangan ng ating mga manok. Ngayon bali, ito po yung part 2 ng ginawa ko pong vlog noong February 15. Ngayon is February 20 po. Ngayon po bali pa 5 days pa lang nung itlog na isinalang ko noong February 15 kasi dalawang klase po yun. Yung isang part ay inilagay ko po sa rep, pagkatapos yung isa naman na part ay hindi ko po nailagay sa rep. Ngayon titingnan po natin kung alin po yung pinaka maganda or alin ba mas magandang gawin, yung pagpipreserve ng itlog sa rep and yung hindi po natin ipinereserve sa rep yung itlog sa loob ng 8 days. Saka yung nilagay naman natin sa rep, totally naka stock yun ng February 6. Yung unang itlog ng batch, bali February 6 hanggang February 14 na ilagay natin sa rep. Bali, tumagal siya sa loob ng rep ng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kasi inalis po natin ng February 14. Sinalang natin ng February 15. Bago yun, nag-ipon tayo ng itlog. Siguro, katapusan ng January, yung mga naunang itlog. Pagkatapos, pagdating ng February 6, inilagay natin sa incubator hanggang February 14. Pagtapos ng February 14, yung inilagay na ano ba? Yung yung initlog naman nung February 7 hanggang February 14, hindi na natin nailagay 'yon sa rep. Tingnan po natin kung ano po yung pagkakaiba. Bali, nandun po yung incubator natin, tingnan po natin, ikakandling po natin. Ganyan na lang po. Ang sistema, dalawang batch po ito. Ayan. Ito po yung may marking naman dito na ayaw mapapansin nyo po. 215, sinala ko nung February 15 and may naka-marking dito na NR. Ayan po, NR po nakalagay dito. Ayan, NR. Ang ano po niyan, yung ibig ko pong sabihin nitong NR na hindi po sa rep. No rep po yan, hindi nakalagay sa rep. Pagkatapos ito po, bali, yung 215, tapos may R lang po siya na ano yan. Ibig sabihin naman ito, nakalagay ito sa rep. Ito po yung nakalagay sa rep at hindi ito yung hindi nakalagay sa rep. Titingnan po natin kung alin po yung mas maganda. Pagkatapos tingnan natin kung alin po yung may similya. Ayan po, bali papatayin lang po natin yung ilaw para at least makita po natin.
And gagamit na lang tayo ng flashlight. Ayan, ayan, malilim na. Oops, ayan, may ilaw na dito sa ano. Ito po bali, ang uunahin po natin yung nandito sa bandang dito po sa kabila yung may marking na R. Ayan po, R. Yung may marking na R. Ang pangkadling ko po ganito lang. Ayan oh. Oh, makikita niyo po. Ko. Ayan oh. Bali, napakaganda po yung similya niya. Ayan oh. Kitang-kita na po 'yan. Ito po ay isa po ito sa mga basihan natin na sa loob lang ng 5 days makikita na po natin kung gaano po kahilti yung similya niya. Kitang-kita na po, ayan oh. Ayan. Sa ayan po, bali mapapansin nyo, napakaganda po yung similya niya. Ito po yung mga inilagay sa rep. Kaya kung yung iba po na natatakot na ilagay sa rep, huwag po kayong mag-alala kasi hindi po mamamatay yung similya niyan. Lalo pong ikakaganda ng similya niya, na ipipreserve po nila yung similya. Tingnan nyo po kung gaano kaganda yung similya niya. Ayan o. Oh, ayan po, ang ganda ng ano niya oh, ang ganda ng similya. Ah, kukuha tayo dito ng isa. Tingnan muna natin dito sa isa yung wala sa rep kung ano po yung pagkakaiba nila. Ah, ito po yung hindi natin inilagay sa rep. Ganun rin po, mayroon din siyang similya. Ayan. Pero tapusin muna natin tong sa kabila, yung nilagay natin sa rep. Ayan, ang good pa rin to. Muna. Bali, ito palang nasa rep for 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bali 28 yata ito lahat. Pagkatapos ito naman ay 5, 10, 15, 20, 27, itong isa 27, itong isa 28, 4, 5, 10. Oh, basta 28 yata itong isang ito. Naku, may nakahalo dito sa hindi ito sa atin. Ayan. Ayan po, may liter R 215. Tingnan po natin. Ito, wala yata ito. Ayan po, masyado po siyang malinaw. Ayan po. Wala po tong similya. Ayan o. As in, wala po talaga siyang similya. Isa pa lang po yung walang similya. Lagay natin doon sa dulo. Ayan. Nako. Ayan. Malinaw pa rin po. Ayan, may nakalagay na tatak na R 215. Wala rin po tong similya. Dalawa. Ay, ito, good na to. Mayroon tong similya. Ayan. Kung sa sugal po sa pintada, mas lamang po yung mayroong similya kisa sa wala. Ayan, ayan po. Bali, ang kagandahan po niya. Napaka-healthy po yung similya niya. Ayan po. And then, ayan. Ayan po, manap. Ayan, mayroon din yan, no? Ayan. Ayan po, bali, mayroon din po. Medyo bilis-bilisan na lang po natin para hindi po masyadong boring yung mga nanonood sa atin dito. Ayan, bali, itong isa, wala. Wala po ito. Ayan, mayroon. Good na to. Ayan po, mayroon din to. Ayan, mayroon. Good pa rin.
Ayan, mga ganda itong mga simidi nito. So, ayan, mayroon din po yan. Ayan, ang ganda ng simidi niya. Oh. Kitang-kita mo na agad yung ano niya, yung mata. Yung mata kasi yung nauuna na di-develop sa itlog na bago maging sisiw. Ayan. Halos ang dami pong may ano yan, ang dami pong may similya, kaya hindi po pwede na hindi po masama yung paglalagay natin sa rep. Isa lang po ito sa sign na good po yung mga itlog natin. Ayan, oh. Masyado pong napaka ganda po yung pagdevelop ng similya nila. Ayan po. Ayan, oh. Ayan, napakaganda po ng similya niyan. Kasi pa 5 days pa lang po ngayon, ibig sabihin lang po niya na healthy po talaga yung mga materials po natin. Kasi hindi naman po magiging ganito kadami yung may laman ng similya, ito kung hindi po healthy yung mga materials natin na ginamit. Kasi nag-aalaga rin po yan. Ngayon, ang isusunod po natin, itong hindi natin na ilagay sa rep. Bali, mamaya ipaano ko na lang para may ilaw. Ayan, mayroon din po yan. Ayan, good pa rin to. Doon muna kayo sa lulo para hindi masyado magulo. Diyan sila. Dito na yung mayroon. Ito masyado itong malinaw. Kumbaga sa ano, hindi po ito, ano yan? Wala po ito. Yan, sa. Doon ba? Ayan, no? Ayan po, maganda rin. Mayroon din itong similya. Ayan. Ayan. Good. Masyadong magulo. Magulo. Ayan po. Ito. Ano, wala ba ito? Parang wala. Tignan natin maigi. Baka magkamali tayo. Sayang ang isa. Parang hindi nga. Hindi po ito. Ayan, may itim-itim po siya. Parang mayroon din yata. Ito yung pinakang mata niya. Nasa, ano po, nasa ibaba. Ayan. Okay, good. Good pa rin. Ayan. Ayan, good din. Ayan, mayroon pa rin. Ayan. Ito, mayroon pa rin. Ito, okay pa rin to. Meron pa rin. Parang malabo ata. Parang malabo. Ayan, meron. Medyo hindi pa po siya masyado nagde-develop, pero meron po, ayan o. Medyo abala po yung pag-develop niya. Ayan o. Compare po natin dito sa galing sa rep.
Ayan, tingnan natin yung galing sa rib. Ayan po, kitang-kita na po natin yung dalawang mata and yung mga ugat niya. Ayan, compare po natin dito sa hindi natin inilagay sa rib. Ayan po, hindi po masyadong halata, pero mayroon din po yan si Milya. Ayan, medyo yan po ang napapansin ko, medyo advance po yung pag-advance yung pag-develop nung galing sa rib. Maganda po yung bakat na rin po yung mga ugat niya at yung mata, kitang-kita na. Good pa rin, good na yan. Good pa rin. Naku, nag-rolling-rolling na. Ayan, good pa. Ganun pa rin, meron pa rin. Medyo humihina na yung battery ng flashlight natin. Ayan, mayroon ba rin? Medyo mahina na yung bracelet natin. Pero, ayan, mayroon po rin. Oh. Okay, tingnan natin. Buksan na natin yung ilaw. Yun po, bali, ito po mga kasabong. Ayan po. Patay na natin ito. Bali dito po sa inilagay natin sa rep, bali tatlo po yung wala talagang si Milya. Dito po sa hindi natin inilagay sa rep, isa lang po yung may si Milya. Pero ang nakikita ko pong advantage dito sa hindi natin inilagay sa rep ay yung inilagay natin sa rep ay napakaganda po yung si Milya niya compare dito sa hindi natin inilagay sa hindi natin inilagay sa rep. Pero yun pa rin po ang pinakang maganda rito ay napakarami po yung mayroon si Milya. Ayan lang po, bali apat lang na itlog yung walang si Milya. Bali 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, halos 56 po yung 56 po ito lahat na itlog. Pagkatapos yung walang si Milya po is apat lang. Kaya yun po, bali nasa nagbibreed pa rin po yan ng mga materialis natin kung paano po natin mapapaganda yung mga may si Milya na ipoproduce ng ng mga materialis natin. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para sa susunod maging updated po kayo at wala po kayong ma-miss na i-upload po natin na video. And maraming salamat po dun sa lahat na sumusuporta dito sa munting YouTube channel ko po, Mang Sal di Sabong Bicol. And abangan nyo po yung part 3 nito kasi part 2 pa lang po ito. May part 3 para makita po natin kung ilan talaga yung tuluyan na mabubuo dito kasi after 18 days i-double check uli po natin, ipa-final candlings po natin kung ilan po yung mabubuo, yung natuloy na mabuo yung si Milya dito sa 52 na eggs. Ayan po, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong lahat.